Well, now, really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling, you see, we don't say rising into love. There is in it the idea of the fall. Palagi kong nababasa, palagi kong naririnig ang kabataan, pag-asa ng bayan. Katagang iniwan ni Rizal noong mga panahon nila Lolo at Lola. Pero asa na sila? Di ko na makita. Magiging isang kasinungalingan na lang ba? Dahil hindi ko na mahanap ang babae na maihahalin tulad ko kay Maria Clara. Wala na akong makitang lalaki na maginoo kamukha ni Crisostomo Ibarra. Asa na ba sila? Kabataan, masyado na tayong nagpapakain sa sistema. Sa makabagong teknolohiya at ang iba sa droga. Ilang kabataan na ba ang nasangkot sa kaguluhan dahil sa kanya? Ilang kabataan na ba ang nasa selda dahil sa kanya? Ilang kabataan na ba ang nagbuwis ng buhay para lang siya ay isalba? At hindi na ako magtataka kung bakit nauubos na sila dahil sa mundong to, sa mundong punong-puno ng problema, punong-puno ng mga taong mapanghusga, kaya mas pinili na lang nilang lumisan kaysa ang manatili. Naghanap ng magmamahal, nagpakasakali, upang maging masaya kahit na sandali. Pero, lahat sila, nagkamali. There is always a curious tie at some point between the fall and the creation. Taking this ghastly risk is the condition of their being life. Napadpad sila sa lugar kung saan may isang nilalang silang nakilala. Itinuring nilang tahanan. Pinaramdam sa kanila ang kalayaan. Ang mamuhay ng walang nangingialam, ang kasaganahan at kasiyahan. Pero ano ang kinahinatnan? Lahat sila ay pinatay ng itinuring nilang tahanan. Ipinaglaban nila hanggang sa kamatayan pero hindi sila nagawang tulungan. Anong silbi ng pakikipaglaban kung isusuko ka lang din naman at tatalikuran? Namatay sila nang hindi nila naramdaman ang tunay na kaligayahan. Dahil lang lahat ng ipinaramdam sa kanila ay isang kasinungalingan. Isang ilusyon lamang para matakasan ng mapanghusgang lipunan. Masyado silang naging gahaman. Dito ko napagtanto na buti pa siya ipinaglalaban hanggang kamatayan, samantalang yung mga totoong nagmamahal sa'yo walang kalaban-laban. Buti pa siya may handang magsakripisyo kahit na sugatan para lang siya ay maisalba. Samantalang yung mga nagsasakripisyo para sa'yo, di mo man lang maalala. Kakahanap mo ng tama, naging maling halimbawa. Pero hindi kita susukuan na ipanalo na ng Diyos ang ating laban. Na hindi man lang nasuportahan ang mga barkada mong matagal ka nang nilimot. Planado ng Diyos ang tathana. At sa oras na magharap kayo ng masama, ay hindi ka magdadalawang isip na tumalikod. Hayaan mong magpadala ka sa takot, maniwala ka. Magtiwala ka. Hindi ito karapat-dapat na maging bahagi ng buhay mo. Hindi usok ang bubuo ng iyong pagkatao. Kaya pakiusap sa lahat. Kung magmamahal kayo, huwag siya. Huwag si droga. Mahalin niyo yung taong mamahalin kayo hanggang dulo. Hindi yung pag-oras na alanganin, matapos kang alilain, ikaw pa ang ituturong pasimuno. Mahalin nyo yung taong pasasayahin kayo habang buhay. Iwasan nyo yung mga taong anjal lang pag may good time. Mahalin nyo yung taong handa kayong samahan anumang unos ang pagdaanan. Hindi yung taong ipangsasalag ka lang sa bawat tira ng kalaban. Mahalin nyo yung taong totoo, hindi yung taong manloloko. Huwag na tayong magpakahibang, huwag na tayong magpadala sa tukso. Huwag nang makiuso, hindi po tama to. Hindi na tayo bata na pinapalo sa puwet. Hindi na tayo bata na pinagsasabihang paulit-ulit. Alam na natin ang mali sa tama. Kabataan, huwag tayong maging mahina. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako na patunayan sa kanila na kabataan pa din ang pag-asa ng bayan. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako na patunayang may pag-asa pa. Kahit sa tingin mo ay nasa malala ka ng kalagayan. Pakiusap sa lahat, lalo sa bawat kabataan. Gumising na kayo. Tanghali na. Baka malit ka pa. Mahirap na.